akin, ako akong tatanungin nyo, napakaganda po nito sa mga taong may mga partners na. Uy, may mga karelasyon. Bakit? Kasi kung ikaw yung tipo ng tao, yung asawa mo, lagi na lang kayong magkatalikuran pag gising sa umaga. Nako, pag ginamit nyo to, lagi na kayong face to face. Oo, bakit? Kasi ito po ah, subukan nyo lang sa gabi, pag nag-toothbrush kayo sa gabi, kung ano yung pakiramdam nyo nung ginamit nyo siya sa gabi, yun pa rin ang pakiramdam nyo pag gising sa umaga. Ganong kaganda to. Kaya ang tanong ngayon, palapakan ulit ate si kuya. Kaya ang tanong ngayon, maganda po ba ang ating mga products? Yes! Okay lang ba pag i-share natin yan sa ating mga kakilala? Babayaran tayo ng AIM Global. Yes! Mukha talaga. Mga mukha talaga kayong. Wow! hindi ka siyente pala eh. Okay. Kasi para dun sa mga first timers, alam niyo po, napakadali lang po ng negosyo natin. Bakit? Kasi ang unang-una mo lang dapat gawin ha, simple lang. Ang unang-una mo lang dapat gawin is dapat ikaw muna ang... kasi bawal po dito yung kwentong barbero. Ha? Kung ano-anong kinikwento mo, puro mga kwentong barbero, makabenta ka lang. Kaya ang number one rule po dito, dapat ikaw muna ang gumamit. Para kung ano yung mararamdaman mo about the product, edi yun lang yung i-share mo sa mga kakilala mo. Ito po kasi ang klase ng negosyo na user ka na, aba, pusher ka pa. Tunog adik. Kaya tingnan mo yung nag-imbita sa'yo. Mukhang... hindi ako nagsabi niyan. Kayo. pero ito, syempre, papaligaw ko naman yung mga distributor. Aba, kami po, kahit po ako, masasabi ko, ako po ay proud addict. Oo, nakaka-addict talaga tong negosyo na to. Bakit hindi ka ma-addict? Saan ka nakakita ng negosyo na ang gagawin mo lang ay puro chika-chika-chika-chika-chika lang? At pagkatas mong chumika-chika, ang mangyayari sa'yo, pa, cheke-cheke-cheke-cheke-cheke na. Kaya ang tanong ngayon, sino ditong gustong maging addict? Yes! Ang tayo na yan, ating addict! kaya kung gusto nyong tuluyang malulong, addict talaga eh. Kung gusto nyong tuluyang malulong, kailangan pakinggan nating mabuti itong next speaker natin kasi hindi lang po ito basta part ng Speakers Bureau. Ito po ay part ng training team. Siya lang naman ang isa sa mga saralin kung bakit ang dami-daming milyonaryo sa AIM Global. Kaya kung gusto nyo maging milyonaryo din, kailangan pakinggan nyo siya. Bakit? Kasi siya po ang ating training director. Kaya kailangan i-welcome natin siya ng bonggang-bongga. Okay, so practicein na po natin. 1,000,000! Million, ha? Hindi barya. Parang nagbagsakan lang kung saan-saan yan. Kailangan po sabay-sabay. Eto po, ha? May policy kasi tayo ngayon. Lalong-lalo na ngayon kung, hey, fat choy. Sabi po sa research, kapag daw po, the more na mas malakas ang palakpak mo, more daw po na mas papasok ang biyaya sa bulsa mo. Ha, kaya kung gaano katindi ang pangangailangan mo para ngayong 2012, kailangan ganun din katindi ang pagpalakpak mo. At bawal din pong mahuli. Ha, kasi may mga nahuhuli kanina. Kasi pag nahuli ka ng pagpalakpak, nako, maghihirap ka. Hanggang 10th generation. Mag-uumpisa sa'yo, ikaw ay dukha. Sumunod, alipin. Sunod, timawa. Hala, lahat na kayo, dugyutin. Ha? Dahil lang nahuli ka sa pagpalakpak, nandamay ka pa. Kaya kailangan, sumabay ka. Ha? Bawal mahuli. Okay? Kaya kailangan, alert, alert. Kasi kapag daw po tayo ay nahuli, bakit maghihirap? Kasi pag daw po tayo ay pumapalakpak, nakakapag-release ka ng mga positive energy at naitataboy mo ang mga negative mamaya energy. Ha? Apat ka lang itaboy yata yung katabi mo eh, ha? Okay? Naitataboy mo ang negative energy. Kaya pag ikaw nahuli ng pagpalakpak,
Bakit maghihirap? Kasi bago mo maitabo yung negative energy, papasok ka agad sa iyo. Ha, kaya kailangan sumabay ka. Oh, alert alert na tayo. Okay, 1 million. Dahil yung utang. Dahil bayarin ni kuya. Okay. 3 million. Iba. Walang million. Wala. Ha? Sabi ko, alert eh, ha? Okay. At million, million palakpak para sa ating training director. Beto Ornel Lente. Good night, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Good, good, good. Good night, good night. 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 Dipin siya. Good morning! Kumusta na kayo? Ang dami nakapula. Tagang Paskong Pasko sa mga ano ah. Bago mag-umpisa, pwede malaman at mga first-timers, taas ang kamay. Yung mga pihersa, makinaladkad. Pinangako ang maging merienda lang daw. Okay, palakpakan yung mga first-timers. Yan! Kailangan palakpakan yung mga first-timers kasi unang-una, pagbalik niyang bukas, hindi na first-timer yan. Minsan ka lang magiging first-timer. Tama? Kailangan i-welcome ng mga first-timer kasi mga first-timer, bihirang-bihira yung sumasama ng kusang loob. Ang iba dyan, pinwersa, kinaladkad, kinidnap, pinangako ang libre merienda. Yan, iba-iba, di ba? Okay lang yan. Alam niyo po, iba sa inyo, alam ko sumama dahil ubusan na kayo ng dahilan. Yung ba lahat ng nahalibay, binigay mo na? Hanggat makorner ka, sumama ka na lang. 100% walang mahasayang sa pag-upo nyo dito. Okay ba yan? 100% mag-enjoy kayo sa ating pag-uusapan. Yun nga lang, para magkaintindihan tayo, gusto ko lahat kayo nakafocus, walang magkukwentuhan at walang magte-text. Okay ba yan? Yes. Masarap magkwento kapag yung kausap sumasagot. Kasi nung nakaraan, nasa ano ko, sa Tagbilaran, Bohol, ibang mga tao doon, para mga tarsir kapag kausap. Ginugulat mo na, ganun pala, walang reaksyon. Eh, gusto ko maging masaya. Pag gustong tumawa, tumawa. Pag gustong pumalakpak, pumalakpak. Because clapping, it creates positive energy. Palakpak lahat. Yan! Saya! Yan. Sa mga first-timer, alam niyo po, ramdam na ramdam ko kayo. Kasi naging first-timer din ako. Bago ko ikwento sa inyo yung negosyo, gusto ko muna na makarating sa inyo na kung ano man ang naiiniisip mo ngayon, kung ano ang naramdaman mo ngayon, normal yan. Kasi nangyari sa amin yan. 1998 ako nag-start sa ganitong klaseng business. Medyo matagal na po, mahaba-haba ang aking experience. Naging first-timer din ako. At hindi ko makakalimutan yung itsura nung taong nag-invite sa akin. Gigil na gigil. Nang lilisik ang mga mata. Alam mo, sabi sa akin, Sir! Ganyan. Sir! Gusto niyo bang kumita ng extra income? Napakagandang tanong. Kapag may lumapit sa iyo at magtatanong kung gusto mong kumita ng extra income, normally ano ang sagot? Yes or no? Yes. Walang taong aayaw sa kitaan. Sabi ko, kitaan? Oo, gusto kong kumita. Eh, matanong ko lang, ikaw, magkano na ba kinikita mo? Tuwang-tuwang sumagot. Alam mo, sabi, grabe sir, power. Kinikita, wala pa sir, wala pa. Tatawa-tawa kayo, tanungin nyo yung taong nag-invite sa inyo. Wala pa rin kinikita yan. Kasi nag-uumpisa pa lang. Natural. Bumila ka ng ilang buwan. Kapag nagseryoso, tumuloy yung sponsor mo, magiging milyonaryo din yan. Okay? Ano ang point? Normal pala sa atin, kapag may inimbitahan tayo, hinahanapan tayo ng resulta. At normal din, wala kang papakita kasi nag-uumpisa ka pa. Kaya ayaw nila maniwala. Show me the money. May kitaan, magkano kinikita mo. May kotse, anong kotse, minamaneho mo. Pag wala kang pinakitang resulta, hindi sila maniwala. Normal yon. Second reason, kaya ayaw ko sumama, yung taong nag-imbita sa akin is staff ko sa hotel. Ang background ko, dati akong boss sa isang 5-star hotel sa Roas Boulevard, yung Hyatt Regency Hotel. 12 years ako nagtrabaho doon, maganda ang position ko. Ang nag-imbita sa akin, desk clerk ko.
paano ka maniniwala sa kanya? Isang katerbang memo inaabot sa akin. At lumalapit pa, sir, sige naman sir, sama ka, papayamanin kita, sir, papayamanin kita.